Hello guys! Welcome back to my channel again. This is Lovely on Vlog. Okay lang sa aking channel. Please do not forget to subscribe. Today's video is gonna be a real talk about sa mga foreigner, about sa mga Pilipina na may asawang foreigner like me. Okay? Ito yung talagang totoo nangyayari sa ating buhay. Once na nagkaroon ka ng asawa na foreigner, mga family natin sa Pilipinas, o yung mga hindi nakakakilala sa atin, o yung mga kaibigan natin na matagal lang kaibigan natin, feeling nila guys is rich na tayo, na marami na tayong pera. Hindi po ganun. Depende po yun sa mga asawa natin, depende yun sa mga lahi, depende yun sa kanila, depende yun sa mga napangasawa natin. Hindi lahat ng mga may asawang foreigner ay mayaman na, millionaire na. So, kapag nakapag-asawa ka ng foreigner, feeling nila, kailangan mo ng Once na humingi sila ng tulong sa'yo is automatic may bibigay ka. Kasi mayaman ka nga eh, may asawang foreigner. Kapag hindi ka nakapagbigay, ano sasabihin nila? Madamot? Kasi mayaman na? Kasi nagkaroon na ng ano? Hindi po ganun guys. Kasi actually, hindi nyo alam yung situation nila, yung situation namin, na yung iba kasi, oo sila may trabaho, yung mga asawa natin, pero hindi nyo alam na tapos kaming mga housewife, wala naman kaming trabaho, so asa lang kami sa kanila. Depende po yun sa mga lahi, depende po yun sa mga foreigner na napangasawa natin. May mga foreigner na talagang mayaman, matanda mayaman. So, tapos alam nila yung culture ng mga Pilipino na talagang nagbibigay tayo ng pera sa ating pamilya. Every month yan, sinusuportahan natin ang buong nating pamilya. So, depende po yun sa napangasawa namin, or napangasawa namin na. Depende po yun sa mga foreigner, kung gusto nilang tumulong, or kasi kaya din tayo nasasabihin mga Pilipina na mga gold digger. Kasi yun po ang reality, yun ang nangyayari. Na kasi feeling nila mga gold digger tayo kasi tayo mas inuuna natin yung pamilya natin sa Pilipinas, tulungan sila. Hindi po ganoon sana guys na isipin niyo, kasi marami po mga Filipina talaga na marami naman tayong mga Filipina na may asawa mga foreigner, pero iba-iba tayo ng mga situation. May mga nakapangasawa talaga ng mayaman na talagang willing sila na supportahan yung family natin sa Pinas. So okay po yun, maswerte sila. Pero hindi katulad ng may mga katulad namin na normal lang yung life nila, at may mga foreigner din na hindi nila iba yung culture nila sa culture natin, na once na mayroon silang pamilya, hindi sila nagsusuporta sa kanilang mga magulang, pamilya, ganyan. Or minsan lang yun kung kailangan-kailangan. Pero hindi po yung katulad sa atin na talagang kailangan natin suportahan yung, obligasyon natin suportahan yung pamilya natin hanggang sa yung mga kapatid tayo. Paaralan natin yan, bibigyan natin sila ng magandang buhay. Hindi po sila ganun. Kadalasan sa ibang mga foreigner, hindi po sila ganun guys. After na mapaaral sila ng kanilang mga magulang, magtatrabaho na sila, magsusumikap sila para magkaroon sila ng sarili nilang pera or mag-income sila. So yung kanila na yun, para isusuporta naman sa kanilang mga asawa pagka nagkaroon sila ng family. So sa atin kasi guys, kahit may asawa na tayo, tuloy-tuloy pa lang suporta natin sa ating mga magulang, sa ating family. Pero guys, iba-iba po ng sitwasyon yan. Iba-iba po yan ng iba-iba po yan ng mga napangasawa. So hindi ko naman kasi nilalahat, hindi din sa akin sa situation ko. Kasi yun kasi nangyayari na feeling nila kapag may asawa ka ng foreigner, mayaman ka na, millionaire ka na. So once na nag-ask sila sa'yo ng help, automatic kailangan tulungan mo sila. Pero hindi po ganun talaga. Parang i-ano mo din sa situation na may trabaho ba siya, mayroon ba siyang ano. Alam niyo po yun na dapat isipin din natin yun na kung may mga gusto tayong i-achieve sa ating sarili natin, paghirapan natin, hindi yung gusto natin nasa easy way lang palagi. So yun lang natutunan ko sa mga sa pagpunta ko sa mga iba't ibang bansa. Kasi kung gusto mong may ma-achieve ka, or kung gusto mong may makuha ka sa sarili mo, dapat paghirapan mo, huwag kang umasa sa iba. So yun lang guys, gusto ko lang na-share ko lang yan sa inyo, kasi hindi naman ibig sabihin may gusto akong patamaan. Gusto ko lang kasing ihayag o iparating sa inyo yung nararamdaman ko as Filipina na may asawang foreigner. So hindi po ganoon kadali na mayroon kang asawang foreigner. Hindi rin ganoon na lahat na may mga asawang foreigner mayaman, milyonaryo, or nag-work yung kanilang relasyon. Marami din mga may asawang foreigner na hindi talaga nag-work yung relasyon nila. So guys, yun lang po masasabi ko. Sana yung mga nakakapanood nito is may natutunan kayong aral, at maraming salamat sa inyong panonood. Thank you so much and bye-bye!